days na cleanse ko na yung mabuti yung face ko. Tapos actually meron akong na-notice na yung mga namumula. But sabi sa instructions or sabi dun sa tub, normal lang daw yun, and yung pamumula is mawawala lang naman after 30 minutes. Welcome back to my channel. So marami nang gumawa nito and well, as usual, huli na naman ako. Share ko lang sa inyo. At yung problema ko, syempre, kailangan ko ng mga anti-aging products, mga large pores. And problema kasi pag yung nakatira ka sa area na medyo humid, grabe yung init. Yung heat kasi, pag masyadong mainit, nagsusweat ka, di ba? Tapos pag nagsusweat ka, nadidistribute niya yung oil sa face mo. Yung oil, nakakaklag yan ng pores. And pag yun yung nangyayari, parang lumalaki. Tapos masyadong halatang-halata yung pores talaga pag ganyan. So this is the reason kung bakit for the first time ever, hindi ko alam kung bakit dati hindi ko pa ito ginawa, tatry ko tong bentonite clay. Alam ko yung sikat is yung Aztec healing clay, but then medyo may kamahalan siya ng konti. Medyo skeptic pa ako, guys, to be honest. Yung binili ko instead is this one, yung bentonite healing clay from Lux Organics. Marami naman sasabi na kasing effective lang siya. So, itatry ko to in the hopes na lessen niya yung oily face para matighten yung pores. Nasa instructions naman talaga na yung gamitin is apple cider vinegar. Kaso, base sa mga napanood ko mga videos, marami sa kanila yung nagre-reklamo na matapang do yung amoy ng apple cider vinegar. Tapos, medyo talagang maamoy talaga yung apple cider vinegar. Tapos, medyo mahabdi sa skin. So, instead na apple cider vinegar, ang gagamitin ko is this one. Nakalimutan ko, I think nakuha ko yung idea na gamitin yung Thayer's from Adrian Sasotil. Or I think sinabi ni Adrian na yung idea na yun is galing kay Ann Klotz. So, ang gagamitin ko instead of apple cider vinegar or water, itong Thayer's. So, itong Thayer's, maraming variant ito. Merong lavender. But yung pinili ko is yung witch hazel na meron siyang rose water. Kasi yung rose water nakakatulong sa pag-glow ng skin. Tapos witch hazel, nakaka-tighten din ng pores. And hopefully, kasi meron siyang aloe vera, yung sinasabi ng ibang mga vloggers na medyo mahapde pag nagsiset tong clay na to sa mukha is somehow makakatulong na. Hindi siya masyadong mahapdi sa akin. I bought this for $399. Meron din Aztec Indian healing clay dun sa Watson's. But ito yung pinili ko because of this. May kasama po siyang plastic bowl. And then meron na rin siyang mga measuring spoons. And may spatula. Kasi like I said, hindi po pwedeng mag-come into contact yung clay, yung bentonite clay sa metal. Kasi mapapawalang bisa daw siya pag ganun. Nagre-react po kasi siya sa metal. So pang mix ito, meron na rin siyang kasamang brush. So, kumpleto na siya, guys. So, kung wala kang apple cider vinegar, pwedeng water. Kung medyo matapang ka, matatag yung loob mo, then mag-apple cider vinegar ka. Yung apple cider vinegar contains AHA, alpha hydroxy acid, na maganda rin sa pagpaparenew, pag-exfoliate ng skin, and pag-cleanse ng pores. Maghihilamos lang ako because obviously, meron akong kilay. Tatanggalin ko yan. You know, we'll proceed na to applying this mask. And kilay, goodbye. Ang ingay, may dumating na tricycle. So, yun guys, so ayan o, yung mga pores ko. Tapos, huwag yun ang pansinin yung mga freckles ko, guys, kasi forever na. So, ayan, meron akong fine lines. So, importante lang talaga sa akin yung pores ko ay mawala. Not really mawala, but pag-tighten sila. So, I also use a gentle cleanser kasi ayoko naman gumamit ng matapang na cleanser, especially na medyo matapang din to. So, expect daw, makaka-expect ka daw ng warm tingling para, kasi yung pag nag-warm na siya, na-activate daw yun yung mga blood vessels sa face mo. So, yung spatula niya, pwede ko lang gamitin ganyan. Ayan. Yung plastic niya. So, careful kasi, ano to eh, medyo, ah, meron pang protective seal. Medyo maalikabok siya. Wala siyang amoy, you know, as it is. Yung parang ganito pa lang siya, yung parang powder form. Wala siyang amoy, guys. Mga one scoop. So, ayan. And kailangan mo rin daw mag-mix ng equal parts ng liquid into this one as needed. May silver. Actually, in fairness, but this one, in fairness, guys, ito, mabango siya. Syempre, amoy rose petal. Na lang ito yung gagamitin ko kasi hindi yung apple cider vinegar spatula. I-mix lang natin sila. So, hanggang sa magmukha siyang clay,
magbuka siyang clay or parang semento. Unlike dun sa mga dinidescribe ng mga YouTubers na parang ang tapang ng amoy kasi apple cider yung ginamit nila. Ito naman mabango siya guys, amoy bulaklak. Dapat i-mix siya ng well hanggang sa magbuka siya na parang semento. So first na pag-apply guys, parang malamig pa siya sa face. Pero ewan ko lang. So, pag sensitive daw yung skin mo, 5 to 10 minutes lang according sa instructions. Pero kapag, oily o kaya normal, pwede siyang hanggang 20 minutes. So, make sure ko lang na na-cover ng mabuti yung ibang parts ng aking face. Yung parang unti-unti na siya nag-dry sa face ko. And, ang dami ko palang natira. So, I think yung kailangan ko is just one scoop. So, ayan guys. So, hindi ko pa naman na-feel yung parang warm. I think yun yung importante. Kailangan ko talaga siguro ma-feel yung parang warm something. So guys, again, this is only 399 pesos, and it is supposed to deep clean down the pores and pang control ng oil. So mamaya ko malalaman if gagawin ko to for 7 days or every other day, pero I'm willing to take the 7 day challenge if it's worth na the effort. Na yung habol ko talaga kasi is mapalit yung pores ko, yung talaga mag-tighten. While pala unti-unting natutuyo tong clay mask na to sa face ko, gusto ko lang magkwento konti nitong Thayers. Kasi actually, nung first siyang nirelease dito sa Bacolod Market, yung first nito is yung malalaki. So medyo ayaw kong bumili ng parang masyadong malaki na hindi feeling ko, kasi hindi ko naman palaging gagamitin. So yung binili ko is just this one. So medyo matagal-tagal pa bago naging available yung maliit lang na yung maliit lang niyang version. And nabili ko pa to sa Watsons, and it is 295 lang yata, and nakalagay pa dito na best before 2022. Yung rose water kasi nakaka-bloom daw siya ng face, nakaka-exfoliate, nakaka-brighten up, and then yung aloe vera is nakaka-calm ng irritation, and this one yung witch hazel is nagpapa-tighten ng pores. So right now hindi ko po na-feel yung pagwa-warm, which is dapat expected sa product when unti-unti na siyang I don't know if it's a good thing or not, but then nakalagay kasi sa packaging niya na dapat mag-warm kasi siya. So if hindi siya nag-warm, siguro medyo less effective siya. But I will see. It's not so parang feeling ko kasi yung ito parang kayo naglagay ng water eh. So I don't see any reason kung bakit maging less effective siya just because yung ginamit ko is yung Thayers and not yung apple cider vinegar. So pakita ko lang sa inyo guys na malapit na siyang matuyo. Almost tuyo na siya guys. And also guys, while naghihintay ako na matuyo siya sa face, actually nagligpit na rin ako. Yung brush ay hinugasan ko na yung bowl, tapos yung brush niligpit ko na. Actually guys, parang hindi na makaka... Pero hindi na ako masyado, hindi na gumagalaw yung aking mukha. Ngayon ko pa lang nafe-feel na may tightness. Hindi ko na magalaw yung aking kilay, yung face ko dito. Tapos yung bunganga ko, parang hindi na ako masyado makapagsalita. So, mahahawakan mo na. Guys, na-cleanse ko na yung mabuti yung face ko. Tapos actually, meron ako na-notice na yung mga namumula. But sabi sa instructions or sabi dun sa tub, normal lang daw yun. And yung pamumula is mawawala lang naman after 30 minutes. First na na-feel ko after ko siyang na-rinse is parang ang soft-soft ng skin ko. Na parang ang linis-linis. Pero so far, hindi naman siya yung parang super dry. Pero at the same time, may feel ko na parang kailangan mo pa rin mag-moisturizers. Yung mga dirt na nandyan sa face ko, parang natanggal din. Yun nga lang, medyo may pamumula na parang feeling ko mainit pa rin yung face. Medyo warm pa rin yung face ko. But we'll see, kasi sabi naman sa tab, mawawala naman siya after 30 minutes. So ito yung first impression ko. Parang so far okay naman. Hindi naman nasunog yung mukha ko sa ginawa ko. And I'll give it a few more days na itatry ko siya. Siguro itatry ko siya tomorrow and for 7 days. And matitingnan ko kung talagang magkakaroon ka ng perfect na skin. So ayan, no, namumula. But nafe-feel ko na talaga parang ang lambot-lambot ng face ko na parang baby.